Nagalaw na raw ang opisina ni outgoing Cagayan de Oro Representative Benjo Binaldo bago pa mapasok ng pulisya noong Huwebes. At wala rin daw silang nakuhang suicide note sa silid. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima! Ruth, hindi na nga intact ang opisina ni outgoing Cagayan de Oro Representative Benjo Binaldo nang pasukin ito ng Quezon City Police Huwebes ng gabi matapos makitang duguan at may tama ng bala sa dibdib ang kongresista. Si Senior Superintendent Procopio Lipana, OIC Deputy Director for Operations sa QCPD, ang siyang nag-supervise sa pagpasok ng pulisya sa opisina ni Binaldo. Pasado alas 8 ng gabi na raw sila nakapasok kasama mga tabuhan ng House Sergeant at Arms at mismong Chief of Staff ni Binaldo. Hindi na raw intact ang scene of the incident doon. Bukod sa napasok na ang kwarto matapos ilabas ang dugo ang kongresista, pangunahing patunay raw na may nabago sa scene of the incident ang pagkaka-recover ng 9mm na baril ni Binaldo sa kabilang mesa at hindi sa mismong mesa kung saan nakita ang kongresista. Pinangunahan ni Lipan ang recovery ng ebidensya ng SOCO sa harap mismo ng House Sergeant of Arms o Sergeant at Arms at staff ni Binaldo. Wala raw silang nakuhang suicide note o pera. Tanging na-recover ang baril at fragments ng slug na tumama sa kongresista. Sa mga nakausap naman ng QCPD na saksi, walang nagsabi ng kung anumang suicide note o pera sa mesa ng kongresista. I personally led the investigation, I supervised the investigation, I was present. Pero ang masasabi lang natin, definitely wala kaming nakitang suicide note at wala ka na kaming nakitang 100,000 pesos. Nang kami ay pumasok sa scene of the incident, ay kasama namin witness by his staff at in the person of attorney Kurmabin Badiri and the Sergeant at Arms of House of Representatives, retired Police Chief Superintendent Ligasura de Banjo. Ruth, sa ngayon nga ay nananatili pa rin sa loob ng coronary care unit dito sa St. Luke's Hospital sa Quezon City si Congressman Binaldo at stable ang kondisyon nito. Sa ngayon patuloy tayong nag-aantabay dito kung magbibigay ng update ang ospital sa kanyang kondisyon. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Ruth? Maraming salamat, Salima Refran.